What's up sa inyong mga lods? Ito pala yung Anime Varial PH na magbibigay ng storya na nakakatawa, nakakalungkot at nakakagulat. Ang kwentong ito ay hindi nakamanga version at ito ay fiction lamang. Ang sumulat ng kwentong ito ay si Jessica Mitsui na pamagat na Hanamichi Basketball Genius. At kung bago ka sa aking channel, mag-subscribe ka, comment, like, and share para updated ka sa bagong uploads. Ano pa ang hinihintay natin? Pasok into! Hello mga lods, eto pala yung chapter 18 ng Hanamichi Basketball Genius. Bago ang lahat, nagpapasalamat ako sa inyo, tiwala at suporta nyo. Heto na lods, magsisimula na tayo. Nag-uusap-usap na nga ang coach at ang mga manlalaro ng bawat kupunan. Team, lamang na sila ng dalawa. Subalit, huwag kayong paghihinaan ng loob. Ang kailangan natin gawin ay higpitan palalo ang pagbabantay sa kanila. Man to man pa rin ang gagawin natin. Sabi naman ni Coach Dumoto. Oras na para ipakita ang mga bago kong natutunan. Sabi naman ni Sakuragi. Dahil sa sinabi ni Sakuragi ay nagtaka ang mga kasama nito. Sakuragi, ano ba ang binabalak mo? Sabi naman ni Kero Pujima. Magpapakitang gilas. Haha. Sabi naman ni Sakuragi. Dahil sa sinabi ni Sakuragi ay napangiti na lang ito si Kero. Mukhang may bago tong ipapakita sa amin. Sabi naman ni Kero Pujima. Hayashi, pwede ba sa akin mo ipasa ang bola? Sabi naman ni Sakuragi. Sige ba? Sabi naman ni Hayashi Miyagi. Hanamichi! Tawag ni Ryota Miyagi at Hayashi Mitsui. Napalingon naman si Sakuragi. Paghangad niya ay nakita niya ang buong team ng Shohoku. Tingnan mo! Sabi lahat ng Shohoku player. Pero si Rukawa at Haruko ay tahibik lang. Ilang minuto na ang nakakalima simula magsimula ang second half ng laban. Ngayon ay hawak-hawak na ni Hayashi ang bola. Ay inatakin nito. Nang nakawala siya ay agad naman siyang tumira ng jump shot. Buong akala ng lahat ay jump shot lang. Subalit, isa pala itong alley-oop. Kaya, laking gulat ng lahat nang nakita nilang tumalon si Yamamoto ng mataas, sabay dunk ang bola. Nice, dunk! Sabi naman ni Miyagi. Ngayon, ay hawak-hawak din ni Maki ang bola. Sabay, itchinespas ito papunta kay Kyoto. Pagkakuha ni Kyoto, sabay itchinespas din niya ito sa kay Jin. Pagkakuha ni Jin, ay sabay tumalon ito. Subalit, nagawa siyang ma-block ni Kero. At ang bola ay na-block ni Kero ay napunta sa direksyon ni Sakuragi. Kaya naman, ngayon ay hawak-hawak ni Sakuragi ang bola. Sabay, na-spin move ito dahil sa bilis na yon ni Sakuragi ay hindi siyang magawang mahabol ni Maki. Napakabilis talaga niya, sabi naman ni Maki. Hindi pa man ito nakalapit sa ring ay agad naman siyang napahinto. Dahil nakabawi ng depensa ang Kainan. Kaya naman, ipinasa ni Sakuragi ang bola kay Hayashi. Pagkakuha ni Hayashi, ay agad naman siyang binantayan ng dalawang manlalaro ng Kainan. Dinoble team si Hayashi, sabi naman ni Watanabe. Balit, binount pass niya ito. Kaya lumusot ito sa ilalim ni Moto. Nakuha naman ni Kero ang bola. Sabay, ipinasa kay Ichiro. Na ngayon ay libreng-libre. Pagkakuha nga ni Kero galing sa bounce pass ni Hayashi ay agad itong tumira ng isang tres. Subalit, nasupalpal ito ni Maki at ang bola ay nasupalpal ni Maki ay dumiretso sa direksyon ni Kyoto. Pagkakuha nga ni Kyoto ay agad naman itong pinasak ang bola kay Maki. Pagkakuha naman ni Maki ang bola at dumiretso ito sa kabilang ring. Nung nagkaharap na sila ni Sakuragi at Maki, nag-spin move sabay step back si Maki. Sabay, tumira ito. Kaya, pumasok ang tira ni Maki. Ibang klase talaga si Maki, sabi naman ni Sendo. Mahirap talagang kalabanin si Maki, sabi naman ni Ryota Miyagi.
Ngayon ay hawak na ni Hayashi ang bola. Habang dinidribble niya ang bola ay di niya malayang nasa likod na pala si Miyawasu. Kaya naman, nagtagumpay nang makuha ni Miyawasu ang bola. Sabay na ipinasa kay Maki. Pagkakuha ni Maki, ipinasa niya ang bola kay Jin na ngayon ay binabantayan ni Kero. Hindi makakita ng pagkakataon si Jin para pumukol ng isang tres. Kaya ibinalik niya ang bola kay Maki. Hindi pa man nahahawakan ni Maki ay na-check agad ni Sakuragi ang pasa. Kaya nagtagumpay ng nakuha ni Sakuragi. Sabay, pasa nito kay Hayashi. Pagkahawak ni Hayashi ang bola ay tumitingin ito ng magandang mapapasahan. Nakita naman ni humihingi ng isang pasa si Sakuragi. Kaya naman, walang alinlangan na ipinasa ni Hayashi ang bola kay Sakuragi. Pagkakuha nga ni Sakuragi ay sumenyas ito para sa isang pick and roll. Napansin naman ni Yamamoto. Kaya madaling itong in-screen ni Yamamoto si Maki. At nang nakawala si Sakuragi ay ipinasa ito sa kasama niya. Tapos ibinalik ang bola kay Sakuragi. Ayun, bakanti si Sakuragi at tumira ito. At pasok! Ngayon, ang kanilang score ay 71 at 69. Lamang ng 2 puntos ang umamiya sa Kainan. Kaunting minuto na lang ang natitira para sa second half. Ngayon ay hawak-hawak na ni Maki ang bola. Agad naman siyang sinugod at ginagawa ang depensa ng Umamiya. Subalit, mahigpit nang binabantayan siya ni Sakuragi. Kailangan makaisip ako ng paraan para makalusot sa kanya. Sabi naman ni Maki. Sinusubukan ni Maki na mag-iba ng ginagawang depensa ni Sakuragi. Subalit, hindi niya talaga ito magawang masira. Dahil sa sobrang higpit ng depensa ni Sakuragi, kaya naman ipinasa na lang ito kay Miyawasu. Pagkakuha nga ni Miyawasu ay agad naman siyang binantayan ni Hayashi. Hindi rin makalusot ito si Miyawasu kay Hayashi, kaya ipinasa ang bola kay Takasago. Pagkakuha naman ni Takasago, agad naman siyang binantayan ng center ng Umamiya at ipinasa ni Takasago ang bola kay Jin. At Jin for 3. And bang! Pasok ang trace ni Jin. Kaya naman, lumalamang na naman ang tuluyan ang Kainan sa Umamiya ng 3 puntos. Hawak-hawak ni Hayashi ang bola. Nang walang ano-ano, ay bigla niyang ipinasa ang bola kay Kero. At agad tumira si Kero ng tres. Sinusubukan siyang pigilan ni Jin. Subalit, hindi ito nagtagumpay. At bang! Pasok ang tres ni Kero. Nice! Sabi naman ng Umamiya, 40 seconds na lang ang natitira. Pagkahawak nga ni Maki ang bola ay ipinasa ito kay Miyawasu. Galing kay Miyawasu ay ipinasa naman ito kay Kiyota. Hindi pa man nahawakan ni Kiyota ay nakuha ni Yamamoto ang bola. Sabay, pasa kay Hayashi. Pagkakuha ni Hayashi, nakita niyang humihingi ang pasa si Kero. Agad naman niyang pinasa ang bola. 10 seconds na lang ang natitira. Pagkakuha nga ni Kero ay agad itong tumira ng 3, 5, 4, 3, 2, 1 at sablay ang 3 ni Kero. Kaya naman, nanalo ang Kainan. Nanalo ang Kainan sa Umamiya at ang susunod na makakalaban ng Umamiya ay ang Rionan. May lungkot sa kanila. Subalit, alam din nila na hindi lahat ng bagay ay nananalo. Team, kailangan nating mag-insayo ng mabuti. Sabi naman ni Sakuragi, talo man tayo, lagi niyong tandaan. Kasama sa buhay ay maranasan mong matalo. Kaya, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung sakaling matatalo natin ang Rionan, ay makakapasok tayo sa Interhigh. Sabi naman ni Coach Domoto. Mas pinabuti pa ang Umamiya ang kanilang pag-practice para sa kanilang pangarap na makapasok sa Interhigh at makalabaan ng Sano, ang pinakamalakas na kupuna sa buong Japan. Sakuragi, sa tingin mo, makakaya ba natin ang Sano kung sakali tayo ang manalo? Sabi naman ni Kero Fujima. Oo naman, basta magdiwala lang tayo sa kakayahan meron tayo. Pero bago natin pag-usapan ang Sano, kailan nating paghandaan ng Rionan dahil
hindi rin basta-basta ang reyonan. Sabi naman ni Sakuragi. Dito nagtatapos ang chapter 18 ng Hanamichi Basketball Genius. Abangan nyo sa susunod na chapter, ang paglalaban ng Umamiya at Reyonan. Bago ang lahat, magsha-shoutout muna tayo. Shoutout Alimudi Asi. Shoutout May Gatan. Shoutout Christian Rianio. Shoutout Sairan Kulipapa. Shoutout Trispati Channel. Shoutout Jumarmon. Shoutout Marlo Mato. Shoutout Inday Vines Official. Shoutout Anime Story TV. Shoutout Kennedy Lumabos. Salamat sa tuloy-tuloy niyong suporta sa channel ko. Sana mag-enjoy lang kayo sa mga uploads ko. At kung bago ka sa akin channel, mag-subscribe ka, comment, like and share para updated ka sa susunod na uploads. Sige mga lods, salamat. Peace out. Bye.